Hi! This is Mardy once again and welcome to my channel. Ang 1990 Mindanao Revolt ay isang pag-aalsa na naganap sa ilang bahagi ng isla ng Mindanao sa Katimugang Pilipinas. Nagsimula ito nang si Alexander Noble, isang dissident na colonel ng Philippine Army, ay nauugnay sa pagtatangkang kudita ng Pilipinas noong 1989 laban kay Pangulong Corazon Aquino. At ang kanyang mga taga-suporta ay kinuha ang dalawang garrison na militar sa Cagayan de Oro at Butuan nang hindi nagpaputok at unilateral na nagpapahayag ng kalayaan ng Federal Republic of Mindanao noong October 4, 1990 na pamumunuan ng isang sibilyang militar na junta at may sukdulang layunin na tanggalin si Aquino sa pwesto. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. It was counted as the seventh of the 1986 to 1990 coup attempts against the government of President Corazon C. Aquino and lasted from October 4 to 6, 1990 in the northern Mindanao cities of Butuan, Cagayan de Oro, and Iligan. May mga alingaungaw na ang pagtatangkang kudita ay namumuo sa rehiyon sa loob ng halos 6 na buwan. Ang mga mapagkukunan ng militar ay nagsabi na ang mutineer ay nagpaplanong magsasagawa ng pocket rebellions sa mga malalayong lugar ng bansa bago magwelga sa kabisira. Si Ginang Aquino ay dati nang nakaligtas sa 6 na pagtatangka ng kudita mula noong siya ay manungkulan noong February of 1986. Sa pinakahuling pagtatangka noong December, sinakop ng mga rebelde ang distritong pinansyal ng Maynila sa madugong labanan at muntik nang ibagsak ang gobyerno. Mahigit 100 na katao ang napatay. Noong Huwebes, ika-4 na Oktubre 1990, isang bumba ang sumabog sa isang water pumping station sa punong tanggapan ng Philippine Army sa Maynila, 3 oras pagkatapos makuha ang base ng Mindanao ngunit walang nasawi. Ito ang 35 na pagsabog sa kabisera mula noong Agosto. Itinuturing ng mga opisyal ang mga pambubomba bilang gawain ng mga opisyal ng militar na umaasang magugulo ang bansa. The 1990 Mindanao crisis began when ROC Colonel Alexander Noble and his supporters seized 2 military garrisons in Cagayan de Oro and Butuan nang hindi nagpaputok at unilateral na ipinoklama ang kalayaan ng Federal Republic of Mindanao noong October 4, 1990. Ayon sa isang matalinong mapagkukunan ng militar, si Noble ay nagtipo ng humigit kumulang 500 na mga tagasunod ng militar mula sa 2 unit ng infantry na humabol sa kanya sa mga kagubatan ng Hilagang Mindanao sa nakalipas na 2 buwan. Ang 43 years old na dating deputy chief ng Presidential Security Guard ni Aquino ay sinusuportahan din ng mga humigit kumulang 200 na higaunon tribesmen at 1,500 civilian supporters ng Mindanao Independence Movement ni Ruben Canoy, sabi ng source. May 150 scout rangers mula Iligan din ang nagpahayag ng kanilang suporta. According to Noble, the proclaimed state will have a civilian military junta as the government. He later announced the next day that he was calling for a dialogue with the Philippine government. Si Noble ay dating bodyguard ni Pangulong Corazon C. Aquino. Nagtago siya sa kagubatan ng Hilagang Mindanao mula nang masangkot siya sa 2 pagtatangka laban kay Aquino noong December 1989. Nag-alok ang pulisya ng $40,000 na pabuya para sa kanyang pagdakip.
To counter the rebellion, 680-26 the Trojans, known as Tora Toras from Mactan Air Base and another two from Edwin Andros Air Base in Zamboanga City, took off to eliminate the rebel gunship and perform persuasion flights over Cagayan de Oro. Lieutenant Hubert Yulo, one of the pilots from Mactan, was on his first combat mission with Lieutenant Arnie Mangubat. They reached Cagayan de Oro after 1.5 hours but were unable to locate the rebel helicopter, and with Yulo's plane low on fuel, Mangubat decided to return to Mactan. Gayunpaman, 20 minutes pagkatapos bumalik, inuulat ni Yulo ang pag-vibrate ng makina at hindi nagtagal ay sinabing nawala na ng lakas ang kanyang sasakyang panghipapawid. Bagamat inutusan siyang mag-eject, isa sa mga piloto na nakakita ng beach line sa ibaba ay tumawag sa kanya na mag-ditch. Ngunit, ang eroplano ni Yulo ay masyadong mabilis na bumaba at hindi na nakarating sa dalampasigan, kaya't siya ay tumilapo ng mahigit kumulang 100 na talampakan at nalunod sa ilalim ng kanyang parachute dahil hindi siya nakaalis mula rito. Yulo became the sole casualty of the Nobly Uprising, ironically it turned out, as Nobly apparently staged his mutiny without firing a single shot. In 4 previous coup attempts, at least 168 persons were killed and more than 900 wounded. Inutusan ni Pangulong Corazon Aquino ang mga pwersang pansiguridad ng bansa na itigil ang pag-aalsa. Inilagay sa Red Alert ang Armed Forces of the Philippines. Daan-daang tropa ang nakatalaga malapit sa punong tanggapan ng Armed Forces of the Philippines sa Maynila dahil sa ulat ng militar ilang buwan bago ang babala ng rebelyon ng pagtatangkang kudita ay kasunod ng pag-aalsa sa Mindanao. Ang military advisor ni Aquino na si Mariano Adalem sa isang briefing para sa mga dayuhang diplomat ay nagsabi na ang mga aksyon ni Nobles sa Mindanao ay maaaring maging isang distraction at ang kanyang mga aksyon sa Mindanao ay isang regional destabilization effort na humahantong sa isang kudita. General Renato S. Divilla, the Chief of Staff of the Armed Forces, said he was 100% sure that Noble was in contact with the leadership of the Reform the Armed Forces Movement, or RAM, an underground right-wing group of former military wing officials involved in the previous coup attempts. Accompanied by priests and local officials who negotiated his surrender, Noble gave himself up to Senator Aquilino Pimentel Jr., a former mayor of the city, at 3 a.m. of Saturday, October 6. Pimentel flew to the city Friday to offer himself as a negotiator to end the crisis. Noble told reporters that his basic goal has been to call attention to Mindanao's problems and that he had achieved it, the Associated Press reported. Bukod kay Noble, inaresto ng mga pwersa ng gobyerno ang taksil na colonel na si Victor Erfi, isang dating co-plotter na 3 taon nang nagtatago sa Mindanao. Ruben R. Canoy, isang taga-taguyod ng kalayaan ng Mindanao at nangunguna sa sibilyang taga-suporta ng rebelyon, at humigit kumulang 200 iba pang mga opisyal at enlisted na lalaki, sinabi ng mga opisyal ng militar. Sinabi nila na ang iba pang mga rebelde na nagpalit ng damit na sibilyan at tumakas ay tinutugis bilang bahagi ng mapping up operations sa hilagang baybayin ng Mindanao. Si Noble ay inihatid sa Maynila ng mga opisyal ng militar sa pamumuno ni Brigadier General Arturo Enrile, Superintendent ng Philippine Military Academy. Sa kabila ng pag-aristo, inangkin ni Noble ang tagumpay sa kanyang layunin na bigyang pansin ang mga isyu na nakaapekto sa Mindanao.
Sinabi ni Aquino's Executive Secretary Catalino Macaraig na harap sina Noble at Erfi sa court-martial, kakasuhan si Canoy ng rebellion sa harap ng korting sibilyan. Sinabi ni U.S. Ambassador Nicholas Platt ng Amerika ay mahigpit na kinundi na ang anumang pagsisikap na gawing destabilize ang halal na gobyerno ng Pilipinas. The United States provided air support for Aquino in quelling the December uprising in which 119 people were killed and more than 500 were wounded. Thank you very much for watching. And according to Oprah Winfrey, if you look at what you have in life, you'll always have more. If you look at what you don't have in life, you'll never have enough.